Good morning. Magre-review tayo ngayon ng order ng unit ni Sir Menard ng Oriental Mindoro. So, order ni Sir ay, ang unit ni Sir ay Glock 18. Glock 18, the custom Glock 18, 4 series. Ayan. Ayan ang order ni Sir Menard, Oriental Mindoro. Okay? So, himay-himay natin yung mga specs. Okay? So, ayan, naka-cut-on slide siya. WET barrel. Ayan. And then, meron siyang serrations. Serrations on top. Serrations on front. Serrations on rear. So, kung gusto mong ganito ka magkasa, kaya may serration siya. Ayan. Or, ganito ka magkasa. Dito. Or, pwede rin ganyan. Ayan. Kasi meron siyang serrations dito sa ibabaw. Okay? So, naka-stippled grip. Ayan. Ganda ng design. So, custom design yung frame. This is the frame na naka-stippled grip. No, with a... para siyang ano eh. Para pagka hinawakan mo, hindi madulas. Yung G-series kasi na to, yung standard design, hindi ganito yung design niya. G-series. Okay, sold out lang tayo sa G-series. Kaya hindi ko maipapakita sa inyo. Okay, may serrations siya. Meron din siyang serrations sa trigger guard para pagka ganito ang position ng hawak mo. Pag ganyan. Okay. So, meron siyang enhancement dito. Ang ganda niya. So, this is the custom design kasi ng Glock 18 eh. So, this is 24+1 capacity. So, 24+1 yung magazine niya. Okay, gas blowback magazine. So, ang EPS nito nasa more or less nasa 350 EPS ng Glock 18. So, meron siyang full auto. Ito yung switch. Ayan. Kung mapapansin mo yung dalawang dots tapos sa taas yung isang dot tapos ito dalawang dots. Kapag nakatutok siya doon, semi-automatic. Pag switch mo siya pag ganito, full automatic siya. Okay? So meron din siya punisher skull engrave sa backplate. Ayan. Tapos naka fiber optic front and rear. Ayan, ang ganda niya. Okay, nakamagwell na rin siya. Okay. Ayan, nakamagwell na rin siya. Okay. Ang ganda. So, yung additional nyo, sir, na order, gun oil. Okay, ito yung package nyo. Yung green gas. Siyempre, free na siya. At yung bibis. So, binigyan na namin kayo ng 0.25. Mas mabigat. 3,000 shots. Ayan. Mga kasama. At syempre, yung kanyang box. Yung box. Meron siyang dala sa loob. Manual. Okay, manual. Honors manual. Ngayon, lalagyan natin siya ng bala para matest fire natin. Mano-mano lang muna tayo kasi naubusan ako ng BB loader. Okay, Sir Menard, pinick up yung 5 perasong BB loader ngayon lang eh. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Yung BB loader ko, pinakyaw ngayon, 5 peraso. Yun na lang natira. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Yan, 15. So, sir, ang isa sa mga tip namin,
Though, kahit 24 rounds siya, wag nyo na lang po siyang pupunuin sa 24 para yung spring niya, hindi agad lalambot katagalan. Pag laging puno kasi lalambot kahit sa mga tunay na barrel. Pag lagi mong pinupuno, tapos babad, laging may bala, binababaran mo ng bala, syempre lalambot yung spring. Yun, merong effect yon sa unit natin. Pag lumambot yung spring, okay? May mga effect siya. Kaya, yun, sinasabi namin na mas okay lang siguro kung kalahati na lang. Muna yung ilalagay yung bala. Okay? So, ayan. So, ngayon, maglalagay tayo ng gas. Sir Menard, ganito kasi ako maglagay ng gas eh. Depende naman sa inyo kung saan kayo mas komportable maglagay. Pero ako ganito ako maglagay. So, naka-vertical position siya. Nakapaganon siya. Patiwarik. Patiwarik ang tawag, no? Paganon. Tapos, ito yung gas. Ito yung nozzle, no? Ito yung may budas na yan. Ito. Yan yung inlet valve. Dyan po tayo magkakarga ng gas. Dito naman po, ito yung outlet valve. Pansinin nyo, sir. Pag yan, gumagalaw, napipress ko siya. Ibig sabihin, wala pang lamang gas to. Itong magazine, no? Pag nilagyan ko yan, papasok ko siya dito, no? Pagpasok ko, inverted position, yan. Pag papasok ng ganyan, tsaka mo siya ipipress or tsaka mo siya didiinan. Yan. Dapat wala kang maririnig na tunog. Yan. Ayan. Okay na yun. So, may, itong load ko na, ano ba to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Itong 15, mauubos niya to. Sa tatlong segundo lang na kinarga kong pagganan, mauubos niya na to. Ganun siya katipid. Ngayon, check natin yung outlet valve. Matigas na siya. So, ibig sabihin, may pressure, may laman na ng gas. So, lagi namin sinasabi, pag newbie, wag pong ganito ang pagkarga, no? Pag ganyan. Kasi yung gas dito, umiilalim lang yan dito, no? So, kailangan ibubungad natin dito. Ito, sa bungad. Tapos, bababa yung gas. So, pag inaalog mo nga siya, meron kang mafe-feel na parang liquefied form, eh. So, yun yung gas. Kaya yun yung gas na pumapasok dito. So, kailangan pa ganun para talagang makakargahan siya ng maayos. Ayan. Make sure lang din na naka-center sa. Kasi pag hindi yan naka-center, gaganyan yan, oh. Lumalabas lang yan. So, kailangan naka-center. Ayan. Naka-center siya. Tsaka, center yung butas doon sa nozzle. Ayan. Tapos, tsaka mo siya ipipress. Ayan. Dapat wala kang maririnig na tunog. Ayan. Okay. So, yun. Ganun po ang pagkakarga. Ayan. So, check lang natin kung meron bang singaw. Okay. Wala ang singaw. Unit mo, sir. So, ngayon, magte-test bar tayo, sir. Menard. Okay, test bar natin, sir. Okay, sir. Sinet up ko lang yung camera doon sa target. Okay, so ito yung Glock nyo, sir. Glock 18. The custom design or the 4 series. Ayan. Okay, insert natin. Okay, pag i-insert nyo pala, sir, make sure lang na medyo lakasan nyo lang ng konti. Kasi pag napapansin nyo ganyan, so pag nakalubog yung lock niya, yan o. So ibig sabihin yan, hindi pa siya nagla-lock ng maayos. Itong mag-release niya, yan, pag nakalubog, dapat nakaangat yan, sir. Yan o. Yan, dapat nakaangat siya. O. Naman, nakaangat. So pag lubog siya, yan, lubog siya, yan. Yan. E pag lubog yan, hindi pa yan nagla-lock ng maayos. Kaya mas maganda, lakasan nyo lang yung pag-insert. Yan, paluin nyo na malakas. Hindi naman sobrang lakas, so saktong lakas lang. Yan, ganun. Tapos yan, hindi na siya lubog. Ibig sabihin, naglalak na siya. Kasi baka mamaya pagpuputok kayo, malaglag bigla eh. Ayan, so semi-automatic muna tayo. Ayan, nakaangat yung switch. So semi-automatic, pwede ka dito magkasa. Dito naman magkasa. Semi-automatic. Okay. Firing. Yan, semi-automatic yun. Okay, semi-automatic. Ngayon po, full automatic tayo. Ibababa ko lang yung switch. Yan. Yan, nakatutok na siya sa dalawang dots. So, that's full automatic. So, pagka full automatic, one press lang ng trigger. Okay, full automatic. Firing. Yun. Ubusin natin yung bala.
Yan. So, naubos na yung 15 na nilagay ko. Okay? So, ganyan po ang magiging itsura niya, sir. Kapag wala ng bala, balik lang natin sa semi-automatic. Okay? So, ngayon, release mo lang, sir, yung magazine. Yan. For safety. Yan. Check natin. Ayan. Walang bala. Ngayon, release mo lang yung magazine. And then, ang gawin nyo, sir, para bumalik yung slide. Para bumalik. Nga pala, check lang natin kung meron pa siyang gas. Okay, meron pa siyang gas. Okay, meron pa siyang gas. Okay, so pwede pa kayo mag-load yan. Okay? Ngayon, pag halimbawang puputok kayo, anwari lang, may bala to, no? Anwari may bala. Pagpasok ng magazine, pull back nyo lang. Dapat may bala, no? Pero pag walang bala, halimbawa, release nyo na yung magazine. Yan, nakarelease na siya. So, ang gawin nyo, hatakin nyo lang to. Yan, hatak, tapos bitaw. Okay, so ayun. Tapos hammer down. Okay. So ayun, sir. Sir Menard ng Oriental Mindoro, sir. Okay na yung unit mo, sir. So ipopost namin itong video na to para mapanood nyo. And then, iaayos na namin, babalutin na namin yung unit nyo, sir, for shipping. Okay? Kung meron pa po kayong katanungan, mag-message lamang po sa page. Okay, sir? Thank you, sir, and have a nice day po.